Hello, hello! Magandang umaga! Mga solid Tito Natics! Solid Patreonatics! Certified Tito Natics! Solid Crypto! Tonatics at yung mga solid Pasko Natics. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Live! Happy Tuesday! Magandang Tuesday morning po sa ating lahat, mga titos and titas. Nagustuhan nyo ba ang hugutan? Ang hugutan na nangyari kahapon dito sa PSE. Ngayon ay magkakaroon kaya ulit ng panibagong hugutan. Tito Napleo Manyalak and Tito Paulo Grashi, ano sa tingin ninyo? Ngayon ay araw ng Tuesday po, no? Engineer Oliver Austria, gagawin kaya ni PSE yung ginawa niya kahapon? Tito Shadrack Lasa and Tito Jennifer Pami, Tita Jennifer Pamis, maganda umaga po sa inyo lahat. Ang market natin ay down ng 46 points kahapon. Nagsisimula tayo, nasa paga 60 points ang down yan eh. Parang konti pa ngayon. Wala na ba daw ibababa yan? Sabi ni Tito Richard Javier at sabi ni Tito 7A Letters. At ano yung bobombahin? Tito Oliver, emperador, kasi magpapasko. Maraming mag-iinuman. Kaya kailangan na bombahin na. Tito Edwin Linston, yan ba mga papainom mo sa mga bisita sa Pasko? Good morning po sa inyo, Tito Elm Bolina and Tita Carol Austria, Tito Lance Louis, good morning po. Tito John Delirio, second liker natin, si Tito Don Uitico, nakatambay lagi ito si Tito Don, sukin-sukin natin dito yan eh. Si Tita Evelyn Alfobon, magandang araw po, and si Tita Susan Vlog TV. Ano po ba binablog nyo, Tita Susan, nang ma-follow namin kayo? Good morning po, Tito Esther Hamilong, Tito Jose Manalaysay, Tito Josh Brad. May nakita ako dito taga Dubai. Ayun, si Tito Emmanuel, magandang araw po sa inyo. Na nagkakape kahit madilim pa dyan sa Middle East, dyan sa Dubai. Ha? Hello po sa inyo, Tita Rock. Oba, si Tita Rock, ang ating crypto OG ay nandito sa ating tambayan. Tito Larry Dulay, magandang araw po sa inyo. Papasok natin yung market natin. Sandali po lamang. Nakakailang araw na po ba kayo ng simbang gabi? Nagbobodega ba kayo? Ako kasi nagbobodega ng simbang gabi. Ilang tulog na lang ay matatapos na. Makukumpleto na natin na simbang gabi. Eh baka yung iba ang binodega ay simbang banig. Ha? Ay, pwede rin yan. Yung simbang banig, Tito Ruel and Tito Michael Carino, kasi pwede kayong maglatag. Magandang panlatag yan pagka simbang banig. Ipasok natin. Sana ang ating mga balita muna tayo, mga titos and titas. Mamaya na tayo magsisilipan. Ayan, may kalendaryo pala dito, December 21. Cash dividend ng AC. 23, ngayon to. Ano pa ba bang mahahalaga dito? Oh, baka may nakaabang po dyan. Hindi, iba pala to. DDPR is DD preferred shares. Alas mga preferred shares to. Teka, basahin natin yung iba. Organizational board meeting ulit. Kahapon, ano isang araw, BSC, no? Yung nakita natin. Ngayon, IRC, Statement of Beneficial Ownership, Foreign Market Report. Aba, up naman sila ngayon. Ang Japan, up ng 435 points. Tito John Delirio. At Tito
Ang Singapore ay up ng 23, 50 naman ang Taiwan, oh, puro up ito. Down ang Kuala Lumpur. Ba't Kuala Lumpur? Indonesia to. Di ba Malaysia yung Kuala Lumpur? Tito Vlogs, baka mayroon kang fearless forecast for 2022 para makaposisyon na. Mary Maskri. 2022. Eh kung ano yung binubudega natin ng 2021, Tito John Delirio. Yung mga, may mga laggards tayo, no? Tignan natin next year kung yaan. And some other sectors na po pwede sa election. Yan po ang isa, no, mga titos at titas. Pero most likely, mga big caps ito. Kasi simula nung bull, kasi tuloy, actually, nandito na tayo sa bull run, ano? So, may mga big caps who usually magro-rotate yan for the first 3 years ng bull market natin, ng bull cycle, di ba? So, iikot-ikot muna yan dyan. Tapos, mid-cycle, may mga second liner na yan na papasok at saka kaunting third liner. Tapos, nagkakaroon yan usually ng mid-cycle dip after mga 5 to 7 years ng bull cycle. Dun sa bago mag-dip po na yon, mga third liners ang binobomba. Tapos, dip tayo. Tapos, reset ng cycle. Ayun. So for next year, medyo election related tayo. Consumer, mga titos and titas, alam nyo naman pagka election, maraming perang umiikot sa ekonomiya natin at nadadala yan doon sa consumer spending, no, mga titos and titas. Saan na tayo? Peso dollar exchange rate 49.93. Gold stock metal report. Ang oil ay 68 a barrel. Wala to. Basa tayo ng konting tweet ng 2Trade Asia, mga titos at titas. Kaya kung gusto niyo mag-open ng account sa 2Trade Asia, pwede niyo gamitin yung ating Tito Vlogs na referral link, ha. Aba, si SPNEC, breaking. Aba, 150 na si SPNEC. Oo nga, no. Tito Mac, ah. Binobomba. Kahapon, maganda rin yung closing ng SPNEC, no. Up than 3% today. Ay, teka. Ba't napunta tayo dyan? Eto, may balita tayo. Dito sa... side stop line target dito Telecommunity Key 2.3 billion in revenues by end of 2021 after generating 2 billion as of December 18. The firm has built more than 4,000 cell towers from 1.3 in February with 4.5 towers with and 2021 with 4,500 towers. Today, dito Telecommunity Key na more than 5 million subscribers. So, yun yung mga numero po. No? 5 million subscribers, 2 billion in revenue. Yan ho yung top line, mga titos at titas. No? Pag sinabi mong revenue sa negosyo, yan yung top line, yan yung sales, yan yung benta. No? Siyempre, yung bottom line, we don't know. Pero I think this is enough, yung top line. Kasi, siyempre, ewan ko, Tito Maki, if you will agree. No? Tayo kasi as a speculator, ang hinahanap natin yung increase, quarter and quarter increase ng kahit revenue, kahit hindi na yung net income, di ba? Yung revenue lang makita natin na nag-i-increase quarter on quarter, mga titos at titas. So ito mga numero ng dito, SHLPH ay nakakuha ng loan sa BPI. BDO prepares for sustainability bonds. And ano indicative rate? Tenor is 2 years. Ano rate nito? Wala naman yung sinabi. EV charging station in select McDonald's stores. Mers Isakay. Ayan. Ito ay kahapon pa to, yung IPPs. Yan ang mga balita natin. Magandang araw po, Tito Nelson Nuez. Tulungan ba natin si Abacus? dito sa SPNEC. Siya ba ang... Teka ha.
siya ba ang bumobomba? Sana ba ito? Si Abacus ba ang nangunguna? Ayan, yung Team Sun. Bernard, eto na. Mukhang pumapasok na yung mga quick traders, no? Pumapasok na ho yan dito. Mukhang pumapasok na. Ang mga Jupiters. Oy, Tito Green, kamusta po kayo? Hello po sa inyo. Aha. Magandang araw po. Aba is... Aba pala sabi ni Tito Maki. Good morning po. Tito Mer Emphasis ng New Zealand. Kamusta po kayo? Si Tito Jerry Trades ng Singapore. Good morning din po sa inyo. Wala na daw bang itataas? Sabi ni Tito Beast Channel. 48, down tayo ng 48 points. Tignan natin sa closing. Kung tayo ay pagbibigyan ng another green day today, wala pa namang humps eh. Kahapon, nakatawid tayo. Hinugot eh. Tito Bembs, hello po sa inyo. Tito Bemboy Lucero, magandang araw. Ano natin yan? TBCOG natin yan, si Tito Bembs. Good morning po. Tita Jennifer Pamis, magandang araw. Tito Chris Beroy, good morning din po. Naligaw dito sa crypto. Si Tito Chris Beroy, naligaw na. Eto, mambay ka na dito. Tito Chris Beroy, total naligaw ka na. Tito, nagbebenta ka ba na USDT para? Hindi po ako nagbebenta na USDT. Tito Randy Rio Florido, good morning po sa inyo. Idol niya daw dati si Bayaw, pero nung tumambay na, hold at salok na lang ginagawa. Abay, very good. Belly goods. Belly goods, Tito Randy. Hindi na humahabol, hindi na bumobol hubs, ano? Ito pong PSE natin today. Huhugutin na naman kaya ito? Wag na muna kaya. Wag natin pahugot. Wag na muna. Ganyan na lang muna. Oo, tapos bukas dip tayo. Saan tayo magdi-dip? Teka, hanapin natin kung saan tayo magdi-dip bukas. Wag na tayo maghugot lang ngayon. Tama na muna yan. Ganyan lang muna. Tapos bukas dip tayo ulit dito. Ano to? 7,092, 7,1, mga ganyan. I-dip natin bukas sa mga 7,1. Para alam mo yung nagdi-dribble-dribble. I-dribble-dribble muna natin. Ganyan-ganyan lang muna tayo sa PSE. Ito po yung kailangan natin i-break dito ha, sa immediate short term. Sa ating PSE. Yaan. O di, patalbugin natin dito. Okay ba sa inyan? Babagsakan natin yung 7-1 tapos ganyan ulit tayo. Tagal nitong consonant. Ayan o. Ganyan o. O bago natin i-break. Ice ba yan? Ice ba yan? Ice ba yan? Para sa mga budigero, happy-happy dyan. Tito Nelson at Tito Eugene Miguel. Mabilisan chupit lang. Bot JFC 212. Aba din 212. Ayun, yun, yan. Bida ang saya. Chumuchupit. Tito, ano yung sabihin ng adjustment ng dito? Nag-adjust po ng presyo dahil dun sa kanyang SRO. Tita Evelyn Alfomol. Kahapon ho yung ex-date ng SRO ni dito. Tama ba? O tama, SRO, Stock Rights Offer. Kahapon po yan. So, nag-adjust ng presyo. Ano ba naging presyo ngayon? $5.19. Pero hindi pinabayaang ano, no? Malaglag. Ayun. Silipin natin ang chart ni dito bago tayo mag-commercial. And SPNEC muna, SPNEC. Habang binobomba. Teka lang. Meron tayo nitong yung like natin, habang sinisilip ni Tito yung SPDEC, bombahin na rin yung like. O yun, no, sabi ni Tito Emmanuel, please bless LSS para dumami tayo dito sa tambayan. Like, share, and subscribe yung mga bago po. Eka lang. Ay, si Tita Lima Shera. Tita pala, Lima Shera, LS. Tita LS, hello po sa inyo. Saglit lang ha. At load natin yung SPNEC. Meron akong
Inilit wave ko sa 1 minute chart eh. Pag gusto mong chumupits, no? Aha. Ito po. Kita ba? Ayun. Ayun. Baguhin lang natin yung date. So, wave 5 na po ito. Sa 1 minute lang po ito. 1 minute chart. Mabilis mag... ito. So, nakaka-encounter ng resistance dyan sa area na yan. Ha? Yung 115. Kahapon, eh, nandyan din ho yung top natin, yung high natin kahapon. So, nakaka-encounter siya ng resistance dyan. Wave 5, let's see kung bibiyakin. Kung bibiyakin ho yan, pwedeng tamaan tong green, tong 126, no? Kung mabibreak tong 150 na to, especially, ano oras ba tayo? 9:59. Sino ba namimili? Sino ba? Tignan natin. Buyers and sellers, retailer eh. Ang namimili ho, BDO Secure. Tama ba ako? SPNEC ba to? Teka, baka hindi SPNEC to. Hindi pala. Teka. Ang namimili ay... ayun, Abacus nga. Abacus ang namimili. Abacus din na nagbenta. 11 million worth of shares ang binili. 21 million ang binenta. Call Financial, retailer po ito. Timson is a retailer pero may halong whale yan dahil lang ang balita ako, ang opening ng account sa Timson is 100k eh. So mga whale yan. Ang Ping, alam na this. Investors, hindi ako masyado familiar dyan. Tower Securities, alam na this. Ayan. First Metro, retailer po yan ha. So yan yung mga nasa buy side. Sa sell side, Tower, siya namili ng 5.1 pero nagbenta ng 7.6. Si Tower Securities, bumili ng 5.1 at 1.15 pero nagbenta ng 1.13. Alam na this? Ayan. Fidelity. Amping din. Sila-sila pala ito. Sige muna. Sige. Yeah. Tignan natin ah. Kung ma-break, pwede tayo dito sa green, sa SPNEC. Tapos kung hindi naman, baka magpo-form tayo ng corrective wave na ABC correction ng mga titos at titas. Let's see. Mabilis yan mangyari. Mamaya, silipin natin ulit bago tayo tapos kung ano mangyayari dyan. Yun. LSS na daw. Paabuti natin ng 100 yung like button natin. O, yan. It's 10:02. Mga tito at titas, magko-commercial si tito sa pagbabalik natin. Tuloy natin ang silipan at syempre, yung time check. Hindi mo mawala. Magbabalik po ang PSE Opening Bell Live. Bombay muna natin yung like.
We are back, mga tito, sentitas, and welcome to our second set brought to you by Tai Chow. Kaya kung kayo po ay natatakam at nag-iisip kung anong uulamin ngayong tanghali, pwede kayo mag-order ng authentic Taiwanese chicken popcorn dyan sa ating Facebook page, Tai Chow PH. At pwede rin mag-order sa Food Panda. Pwede rin bisitahin yung branch natin dyan sa Maria Clara Street, ha? Sa loob po ng Craftsman Mechanic. Ayun. Sa nasisilipin natin, JFC daw. Yung like natin, kulang ng 14. Para umabot po tayo ng 100 muna. Mukhang marami ng naka-Christmas mood, vacation mood. Teka lang. SMC. MM. All HC. JFC. Magandang araw po. Crisis na yung tito. Chan Chan! JGS! Bayeho! FPH! Ayan. Kaway sa mga nag-cutloss daw sa SBNEC, sabi ni Tito Rolinas. Kaway. RRHI! Keeper. MWC. MWC. Silipin natin yun dito. Merry Christmas po. Uy, Tito Thirdy. Fonol Riera, good morning po sa inyo. Merry Christmas din, Ninong. SMC. Ano po ito eh? Parang wala pa masyado tong galaw. Nasa ilalim to. Inverted head and shoulders pa rin to. Pasok pa ba tayo? 110. Ang haba na nga lang nitong kaliwang balikat niya. Kung tutuloy ito, ah. Medyo mahaba-haba na yung kaliwang. Medyo mahaba-haba na po ito. Nauntog na naman tayo, ah. Breakout na taan sana to. Yan. Nauntog na naman. Ito po yung inverted head and shoulders. Nakapakita ko sa inyo para hudo sa mga... Yan. This could probably your left and your right. The left and the right. Ito yung neckline. Yan, yung neckline. So, short term ho yan, ha? Na bullish. Ang ating... long-term trend line. Are we still intact? Intact pa rin, eh. Intact pa rin. Medyo mabagal lang ang galaw ni SMC, no? Mga titos at titas. Ayan. Good morning po, Tito Zubil Ayala. Promise daw yung uwak. Ah, malapit na. Malapit na yung uwak. BDO daw. Silipin natin ng BDO. Mary Mart. Tignan nga natin yung weekly. Tignan ko lang sa weekly. Baka may significant level of support, ha. May linya. Ayun! Nag-alarm na ako para sa huwak.
para hindi natin nakakalimutan, Tito. Wala tayo significant level of support na nakikita dito. Ha? Except yan po, na na-break. No? Ito ho yung dating support, yung 280. Sa weekly ho ito. Ha? May consolidation siya sa weekly. Sa 280 area, which is biniyak. Ngayon po ay, it's trading 235. Mga titos and titas. Ang next support, hanapin natin ulit sa weekly. Ha? Pwedeng nandyan na po sa area na yan, yung 235 area. So, pagka nasa ganito ho yung presyo, wala naman, at wala naman nagbago doon sa fundamentals, medyo matatagalan lang, no, yung kanyang pag-recover. Kasi it needs to consolidate pa bago mag-recover ho yan. Magpapahinga, ika nga, matapos bumaba. Nakita mo, matapos bumaba, magpapahinga pa. No? So, yung store opening, yan ang hinahanap dito. Yung target store opening. Walang kawala ang uwak. Tito Arlodi, ginanahan ka ba pag naririnig mo yung uwak? Ha? Eh dito, mas lalo kang gaganahan. Yeah. Pag yan ang narinig mo, oh, di ba? Mas gaganahan ka dyan. All AZ. Silipin natin. Si Tita Mila, ayun, nakabomba na kagad ng like. Ayala Land Logistics, no? Tita Tito Maki, ano lagay ng earnings nito, Tito? Meron na ba? Pwede na bang makita yung earnings nito? Teka muna. Parang breakout to sa cup and handle. Oh. Tignan nyo po. Cup and handle. So, nag-breakout dyan. Baba natin to. Nalagpasan siguro nito yung target niya, no? So, ang target niyan ay ito. Nag-break dito. Lakpas na sa target. Lakpas na. Ayala Land Logistics, no? Ngayon po ay... Teka lang, ha. Medyo steep yung uptrend, eh. Ito yung trend line po na dapat susundin, ano? Yan, okay. So, gumawa na siya. Medyo mataas na po ito. Steep na yan. But we're not saying na hindi na yan aakyat, ano? Subukan natin i-Elliott Wave, ba? All HC. Weekly kaya natin. Hindi nag-reset. Eto tayo. Dito talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Pa wave 5 siguro to. Sa weekly ko kinuha. 1, wave 2, wave 3, wave, layo nito. 644, nasa green na po. Nasa green na siya. So, wave 5 na to, it's, ito ho yan. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Ang nag-wave 5 na ho ito. Tignan natin. So, kaya steep din. No? Kaya steep din yung uptrend niya na. No? Ang next po dyan would probably be a corrective wave, either ABC or ABCDE, pababa.
yun ang hanapan ng panibagong entry dito sa All HC ng mga titos and titas. Kung laaakyat pa to hanggang nasa green na eh, no? Yung red, pinakatuktok na ba yung red? Bihirang-bihira tayo nakakakita na umaabot doon sa red eh. Pero posible na hindi nagko-correct, ha? Ibig sabihin, dinediretso niya. So, bihirang-bihira yan. So kung aabot dyan, bonus, dito lang panalo ka na yun. Pero weekly ho ito, no? Weekly chart naman kasi ito. Kaya matagal ma-achieve yan. So kung magko-correct, mag-aabang ulit ng magandang entry. Kung gusto niyo pong matutunan yung Elliott Wave the color coding theory, meron tayo diyan sa titovlogs.tv. Hanapin niyo ho yung mama na yan. Pero hindi tayo nagbigay ng webinar na yan, ha. Ito ho yan, Elliott Wave color coding theory. Si Tito CFR or Clip to Flicks Research, no? Siya ho ang nag-conduct ng webinar, tinuruan niya rin tayo at yung ilang mga tambay dito. Kaya kung interested ho kayo at gustong i-level up ang inyong mga Tito Moves, go to titovlogs.tv. Kung hindi pa marunong mag-charting, ito very basic yung ginagawa natin. Everyday, go to practical charting, add to cart nyo ho yan. You will have 45 days access dyan sa mga recorded videos na nandyan. Mga 10, tama-tama, pagka nakabakasyon sa Pasko, wala kayong mapanood, panoorin po yan sa titovlogs.tv, no, mga titos and titas. Add to cart nyo na yan. Yun. Tapos next year, magla-live Q&A tayo, ha? All HC, JFC. Ayun. Lakas daw makapag-positive buy. Yan lang ano natin dito, Tito. Happy-happy tayo lagi dito sa tambayan natin. Eh, mas maganda nga yan, Tito Arlodi. Pag-positive din ang port natin. Tama po kayo. Ang JFC ay merong steady uptrend. Nasilip natin to the other day, no? Sabi natin, ang may possibility na i-touch yung kulay pink, no? And tamaan na rin natin itong kulay yellow line na trend line natin. Very good. Tapos dyan tayo magbabounce, no? So, angat natin ng konti. Yun. Long term to. So, maganda ho ito pagka dito tayo tumalbog. Tsaka dyan sa green. So, another possible entry yan, ha? Mga titos and titas. Yung mga nagbabalak na kumain ng chicken joy. Yan ang possible entry. Malapit-lapit na. Yan ang kagandahan pagka marunong ho kayo mag-charting. Hindi kayo magiging bayaw na bibili ka basta-basta dito, no? For example, itong All HC, kung babalikan ninyo, no, nakikita mo na, wave 5, patatapos na. You wait na lumapit yung presyo sa inyo kasi naintindihan nyo yung chart. Diba po? So, para hindi naiipit at hindi nagiging bayaw. Yan po. So, abangan lang ng konti ito kung type ninyo. Jollibee, pero syempre paalala ni Tito. Ang programa po natin ay rated KKBB, kanya-kanyang bili at benta, ha, hindi ho yan financial advice, so kailangan ay mag-aral talaga. Ito laggard din, no, si JGS. Laggard din. Laki pa na, ano ba nagdadrag ng pumipigil dito? Pero nandito ang Robinson, sa bagay, no? Robinson saka Sebpak nandito eh. So, may possibility na yun ang nagpapabagal. Symmetrical triangle, possible target. Ano ho ito? Long term na ito eh. Haba na nung linya niya simula nung nag-pandemic, no? Kung magbe-break, baka nandito siguro yan magbe-break. Baka somewhere here. 84. O, ito pa po ang isa, no, mga titos and titas. Halos similar kay Jollibee. Makikita natin yung long-term uptrend niya. Intact na intact. So, kung tamaan niya yung yellow, nakita natin sa PS ito, kung nakasubaybay kayo dito sa atin, di ba? Laging nire-respeto yung long-term trend line. So, yan ay halos yung iyong buy zone. Di ba? Bagyan na lang ng allowance. So, pwedeng tumalbog po dyan at mag-dribble-dribble. Pwedeng gumanyan dito bago tayo mag-breakout.
Tito Egay, magandang araw po sa inyo. Yung like natin, 115, bobombahin pa daw yan para umabot ng 200. FPH, first, ano to? First, ato Lopez to yun, Lopez to. First Philippine Holdings. Lahat sila. Lahat sila ay pataas. Nagko-correct lang. Tita Relly G, hello po. Lagi daw nanonood. Si Ino. Si Ino Alindayo ba yan? Tito Relly G? Yang Ino. Ask ko lang kung ano po ang gamit po niyo na apps pag-chart. Ito po ay TrueTradeAsia na website. No, pag may account po kayo sa TrueTradeAsia, ma-access niyo po yung kanilang chart. No, pwede rin hong yan. Tapos meron tayong ginagamit yung TradingView. No, sa crypto ginagamit natin TradingView. May PSE din po doon. First Philippine Holdings, yun, similar, no? Kita nyo, tinatagos, oh. Tinatagos niya to. Long term to, ah. Ganyan natin. Para mas maganda yung tama. Yan. Baka noise ho ito, no? Tumagos tayo sa 200 moving, ah. Yan. Pero magme-minor na to dahil yung kanyang MACD ay nagkambyo na. So, may possibility na mag-minor na to. Ito magiging noise. Ingay lang daw yan. At pwede tayo bumalik to the upside. Kung mag-break tayo to the upside, conservative target to, ha. Dito tayo. Pupulutin. 91. Pero kung tumuloy po ito, no? Kung tumuloy ito at hindi nga ito noise, tignan nyo, ha. Babalik siya sa 60. Ayan. So, kung kayo ay may FPH, para magkaroon kayo ng bias, kung babalik ba yan sa magbe-break pataas or magbe-break ba yan, tutuloy ba niya to, kailangan naiintindihan nyo yung negosyo ni FPH. Diba? Ano ba yung, kasi long-term chart po ito eh. So, ano ba yung negosyo niya? At meron ba siyang revenue and or profit, no? Kamusta 'yon? 'Yun ang aalamin. FPRRHI. It's 10:23. Huwag kalimutang i-LSS itong ating tambayan, like, share and subscribe. RRHI, ito obvious breakout sa long-term downtrend niya. Yan ang obvious kay Robinson's Retail. Halos nag-double bottom pala to. Ayun. Halos double bottom. Very good, oh. Breakout na po ito. Parang falling wedge pa nga yata ito, ah. Ay, hindi. Hindi naman. Parallel channel lang siya. Tutuloy kaya ito? Dapat gumawa siya ng trend line na ganito po. Ito steep yan. Somewhere na ganito. Yan. So, expect nyo po dito, magiging support niya itong previous downtrend niya na trend line. Yan, yan. Yung unang yellow na yan, dyan ho siya tatalbog-talbog. Okay. So, kahit aangat siya, pagka bumababa dyan, hanggang sa mag-meet yan somewhere dito sa area na to, tsaka tatalbog. Tsaka para makapag-form po ng steady na uptrend. Yan yung mga hinahanap natin. Yung mga ganyang klaseng uptrend para hindi masyadong prone sa malalalim na correction. Yan. Hanggat tumatama ho dyan. San po mga i-search ang company history? Tito, Tita Edelisa Bontilaw. PSE Edge po. No, punta, tignan, bigyan natin ng eto, no. Taga, PSE Edge. Ya. Hanapin nyo lang ho yan, PSE Edge. Nandito ho lahat yan. So,
katulad nito, oh, meron silang share buyback. So, pwede nyo i-search kasi dito yung company. Eh. Limbawa, FPH. Ayan. Titignan nyo yung nangyanyari sa kanya. Disclosures ang umpisahan. Company disclosures. Ayan. So, ayan. Share buyback, material information. Dito nyo makikita lahat ng galaw niya. Earnings, minsan nandito yan sa material information. Hindi, earnings report yun eh, di ba? Ayan, quarterly report. Quarterly report, dyan yung makikita yung earnings. Ayan. So, pag may sinusubaybayan kayo, you go to PSE Edge. Mga titos and titas. Ayan, but all age tayo dito. RRHI, no? Si Keeper. Aba, Pasko na, Keeper, ha? Madami na mag-iinuman nito. Nauna na daw siya dalas eh. Ito, this will turn around. But kailangan lang mag-stabilize yung presyo. Kasi magkakaroon ho ito ng growth story eh. No? Kasi nagkaroon ng laman. Yun nga lang, sobrang steep. Yun lang. Yun lang. Sobrang steep kasi nung downtrend. Ang hahanapin po dito, no, mga titos at titas, mga keepernatics natin, kung nag-attend kayo ng, ba, 30% down na, no? Kung nag-attend kayo ng practical charting webinar, yung mga bullish reversal signs ang hahanapin. Either sa candle, no, mga doji candle, series of doji candles, kaso hindi mo pa makikita, yan, hindi mo pa makikita dito sa MAs dahil nasa ilalim pa to eh. So, most likely, yung candle at saka breakout nitong trend line yan, ho yung aantayin, ano? Let's say, makakakita kayo ng series of dojis dito, tapos be-breakoutin tayo dito with volume, no? Mas mataas ng konti dito sa kung ano itong volume natin dito. Most likely, baka mag-form tayo ng reversal. Kung magre-reverse ito, posibleng similar sa kung gano'ng ka-steep siya. Hindi lang natin alam kung kailan. Let's say, dito yan, ha? Let's say, dyan siya mag-reverse. Pwede niyang i-mirror yung nasa kaliwa. No? Kung gano'ng ka-steep yan, pwedeng ganyan. Okay po. May hangover pa. Oo nga. Naparami daw. Naparami ng shot eh. MWC. MWC ngayon, I think, nasa konsuho ito eh. Teka, meron yata ako nitong Elliott Wave. Ayun. Sa Elliott Wave, nasa corrective wave, no? Tapos tayo ng wave 5. A, B, C, D, E. Baka nagpo-form. Ay, teka, naka-weekly to. Baka nagpo-form tayo ng possible wave 1 or wave 2 na tayo. Baka, ha? Baka. Okay, sa MWC, ha? Kung wave 1 yan. Teka, guhita natin, ha? Baka parang nasa wave 2 na to ah. Ito yung simula nung 1 natin. Ayaw. 1, 2. Yan, tumama sa orange. 3, another orange. 4 sa blue. 5 sa, pwede sa green. So, pwede ganyan yung gawin. Tignan natin, ha? Kung susundin niya. So, wave 2. Possible, no? Possible po. Na baka wave 2 na tayo dito. Pero yung wave 2 mo, dapat hindi bumaba dito. Hindi ma-violate ito. Ano low nito? 2310. So, dapat hindi yan ma-violate, no? Kasi kung bumaba ho yan ng 2310, ibig sabihin, mali itong drawing na to. No? Mali yan, hindi pa yan wave 1. So, magiging pwedeng part pa yan ng itong area po na to, pwedeng part pa ng corrective wave. Baka napunta daw kay SPNEC yung rally. May volume pa naman. So, mukhang siya ang favorites ngayon. Up ng 6%, no? Si SPNEC.
Yan po si MWC sa ating pag dito mo tinignan, it's consolidation, parang may downward bias pa nga kasi nga nasa corrective wave po, no? So pagka pwedeng ganyan, symmetrical triangle yung pinoform, no? Kung nasa wave 2, basta hindi na tayo tatagos dito ha, yun sa 23 po. Possible target nito dito, short term lang to. Pagka nag-break to the upside, baka wave 3 to, no? Possible target niyan. 2965. So, tingnan nga natin. 2965 area sa orange eh. Wave 3. Ito. Ito yung possible. So, nasa 27 to 2895. Yan ang possible target ni MWC Wave 3. Short term ho yan. MWC dito. Ba't may USDT dito? 10:31 na! Yung like natin! 1:32! Baka may hindi pa nakakapindot. Huwag po kayong mahiya. Ah, ito yung adjustment. Ayun na, nangyari na yung adjustment ni dito. Gap down tayo. Chart na lang muna tignan natin. Tignan ko lang sa weekly. Baka may sumasalo. Ayan. Weekly chart po ito, mga titos and titas. Kikita nyo ho yung kulay pink line na yan. Ano? Last time, tinagos niya rin naman yan sa weekly. Okay. So, parang nandito na tayo. Ayan. Area na yan. Kikita nyo po ito. Diba? Nagdi-dribble-dribble dyan. Tapos ay tinagos ito. Baka papunta tayo dito sa area na yan. Ha? Baka papunta tayo dyan. Before we see sa ganyan. Okay. Ito. Before natin makita ito. Yan. Diba? So, ito ay abangan natin to. Baka maganda mag-accumulate na rito sa area na to. Ano, magkano ba? Hindi. Kung dito eh. Hindi yan dito. Mga somewhere dito. Ano to? 4:15 subukan natin i-Elliott wave. Nasa 4:15, 4:50 area siguro. Baka pwede na kung tsaka-tsakali, no? Yung magpo-form ulit ng wave 1 yan dito, eh. Weekly chart din po ito, ha? 1, wave 0. A, B. Ala. Hindi ko magawa maguhit yung C. Lalim. Sapa. Baka A, B, C lang to sa weekly, ah. A, B, C. Ito na ba yun? Ah, pwede. D. B, C. La. D, E. O, ito yung E. May possibility ho na mag-form na ng panibagong wave, ha? Konting correct pa. Abangan natin na lang to. Hindi ko mabasa sa wave eh, kung nasa na tayo sa corrective. Pero, most likely, dulo na to ng corrective wave niya. With also yung nakikita natin mga report, no? Mga titos at titas, ha? So, yan. So, kaya just be patient eh, diba? Kasi malay mo, maka-entry ulit tayo at maka-exit ka ulit sa labas. Tignan, sa taas, no? Sa tuktok. Tignan natin, hanapan natin na magandang entry. Ito, abangan natin in the coming days. O, next year na yan, Tito Raymond Capisonda. May bago na naman tayong aabangan na REIT. Aba, meron na naman. Akalain mo, no? Ano po ba yan? Ano ba yung mga bagong REIT na pwedeng lumabas? Tito Raymond. BDO, silipin natin. Bido. Si Bido. Si Bido ay steady uptrend din. Malayo ba tayo sa trend line? Malayo din tayo sa trend line. Bababalikan kaya natin yan? Posible.
Pababa ba tayo? Pag nahirapan nating i-break po ito sa BDO, no? Itong area na yan. Yan. So, pwede nating i-touch yung pink line. Okay, so, pwede tayong bumabaho dito sa pink. Mag-dribble-dribble muna tayo dyan para steady yung uptrend natin. Medyo mabagal pero at least paakyat. So, itong mga ganitong klaseng mga companies po, no, mga big caps, mas maganda to, inaalkan siya. Hindi yung isang bagtsakan. Sirit! Ah, sige, Tito Emmanuel, sirit na. Ano ba talaga? Sirit na kami. Tito Emmanuel, sirit na. Boss Tito, ano ang say mo sa mga hindi bank-friendly sa crypto like BDO, UB, ngayon naghihigpit na rin dahil sa nangyaring issue lately? Ang banko po kasi is highly regulated industry, no, mga dito Soxay TV. So ginagawa lang nila yung dapat nilang gawin, I think, no. Pero tingin ko magkakaroon niya ng another avenues, no, para napupwede diyan sa crypto. No? Yung mga fintech, magkakaroon naman tayo ng mga fintech eh. So don't worry too much about it. Magkaiba kasi talaga sila, no. Isang traditional financial institution, itong crypto kasi ito nga yung fintech na nga, no, financial technology, no. May technology kasi nakasama doon eh. So later on masosolve din 'yan ng technology, no. Sa ngayon, syempre, they have to follow yung mga regulations ng BSP. Kailangan nila sumunod doon. Yan. O, yan na muna, mga tito at titas. Baka lang nabitin kayo. At total na, ipasok na ni Tito Soxay yung crypto. Samahan nyo ho si Tito sa kabilang tambayan natin. Tito Vlogs Crypto Channel naman. So, mga cryptocurrencies, pinag-uusapan natin doon. Para maintindihan nyo, ano ba yung DeFi? Diba? Ano ba yung fintech? Ano ba ang technology dyan? Alam lang namin, currency yan na tinitrade. Nako, napakadami. There's so much to learn sa crypto. Kaya join us, Tito Vlogs Crypto Channel. 11 a.m. to 12 noon po yan. Tayo, bukas, magkikita-kita ulit. 9:30 to 10:30 a.m. PSE Opening Bell Live. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen! Mga titos and titas, tara na sa kabila! Bye! Stay safe po!